video here at CHing Family. If you haven't subscribed yet to our channel, please hit the subscribe button and the notification bell so you'll be updated when we upload new videos. So for today, we will be discussing on how I started my work-at-home career and what do you need to prepare. Home-based job ko na to, and yung sa mga iniisip ng iba na pag nasa home-based setup ka, it's petix at kung ano ginagawa, no, nakakamali po kayo, still kailangan mo din mag-prepare, not just your resources, but of course yourself. So, medyo formal tayo ngayon, pero hindi naman kailangan na ganito ang itsura natin. Pero syempre, there are companies who are requiring you to dress professionally even though that's just home-based setup. But there are also companies na hindi naman sila particular kasi hindi mo naman kaharap sa video yung mga clients. So, yung previous kong work kasi as a tutor, I do video one-on-one call with our clients. So, I had to dress up something like this. But yung ginagawa ko now kasi is, it's more on back office, sending emails, calls, data entry. So, hindi naman kailangan na ganito. Pero still, just for the sake of filming this video, di ba, we should dress professionally and all of that. So, let's start with this video. Hi guys! So, ayan. Umpisa na natin. Ano-ano ba yung mga kailangan kapag ka nag-start ka sa home-based career? Sama na natin pagka nag-interview ka or kapag nagsisimula ka pa lang. Siyempre, kailangan natin ng reliable laptop or reliable computers. Kasi hindi naman tayo po-provide ng company natin or ng papasukan natin na trabaho or pag-a-applyan natin ng laptop or computer. Kaya nga siya home-based setup. Yung mga clients na yan, iniisip na nila from the start na mag-schedule sila sa'yo ng interview is meron ka reliable laptop or computer. They are not very particular with brands naman. So, you could go for something na kung ano na yung meron ka, as long as okay yung specs niya. Hindi ko kasi alam yung mga specs dahil hindi ako techie na tao. Pero as long as hindi siya yung tipong nag-i-interview ka pa lang, is nag-hang na, biglang natuputol-putol na kasi mabagal yung specs ng computer mo. So sometimes also, yung mga employer na yon is papasend nila yung specs ng laptop mo. So, yon. Sometimes they also have this specific requirement or specific operating system ba yung tawag doon kung ano yung mga requirement nila sa mga pipiliin nila. So, better is kapag ka medyo mag-invest ka sa laptop or sa computer. Next is, of course, kailangan mo din ng reliable internet. So, what do I mean by that? Hindi pwede yung data lang or packet wifi lang yung meron ka. Kailangan meron ka talagang LAN or yung malakas yung wifi mo. In my case, mabagal lang dati yung internet namin, 5 gig lang yung plan ko sa ayoko nang mag-gite dahil pinaputol ko na at sumatag-box ka nila. So, yun. Pero, on the onset, medyo nagkaroon na ka ng issue dyan kasi yung una kong work is prior to kung saan ako connected ngayon, is nag-tutor ako sa mga Japanese professionals. And di ba sa Japan, ang bilis-bilis ng internet nila. So, sa tingin ko, hindi sila makaka-relate na mabagal yung internet mo, kaya hindi kayo magkakitaan sa video or paputol-putol yung audio mo. So, better is, yun, kasi ano yun, gagradean ka din nila dun, based dun sa quality nung, kasi gumagasto sila, di ba yung client. So, based dun sa quality ng conversation nyo, so, minsan, ginagradean ka din doon. In my case now, since sa e-commerce naman yung hawak ko or yung pinagtatrabahuhan ko, still, kailangan na maganda yung internet connection kahit wala ng audio, video call yan, pero may audio call pa din kami and also yung mga ginagamit namin sa pagpaprocess ng mga tickets, kailangan mabilis yan eh. So, kailangan mabilis yung internet mo. So, if in case naman, nawala ka pa nito, pwede naman on the onset of your interview, you could say that you will still upgrade. Kasi ipapapasa rin nila yan. May tinatawag na speed test. Most of the companies, hiring process pa lang, iaasan nila yung speed test result. So, you could say that you are applying for a different plan or an upgraded plan. Ina-upgrade mo na yung plan mo para sa internet connection mo. So, mas okay yun. Next is you also need to have extra battery for your laptop, kung laptop yung gagamitin mo. I'm not sure kung paano kapag desktop eh, pero kailangan, kung siguro kang desktop yung gamit mo, kailangan meron kang backup na laptop na pwede mong hiramin sa mga kamag-anak mo, kapit-bahay mo, mo sino mo yan. Kasi they will also ask that during the interview. Also, you need to have not just backup,
backup battery for your laptop, so also need to have backup internet connection. What do I mean by that? Di ba sabi ko kanina, hindi po di pwede na packet wifi lang. Pero yun nga, pwede mo siyang gawing backup. Like yung case ko ngayon kasi, though wala kasi siyang video call, so hindi gaano nangangain, yung hindi masyadong bumabagal, pero still kailangan, di ba, pag may kausap ka. Like, sa akin kasi sa Australia yung client namin, yung mga clients namin. So, kailangan, at least yung backup internet mo, isang bilis pa din na kaya makapag-call. So, ayun. Ano pa yung kailangan? Kailangan din natin ng comfy chair. So, kasi ano, iniisip ko iba, di ba, kapag ka naman home base, petix-petix lang yan, kahit bara-bara lang yan. No, alam niyo ba na ako based from my work experience, na sobrang tagal ko na sa corporate, ang dami-dami ko nang napuntahan, siguro masasabi ko na isa to sa sobrang busy, na ano talaga siya eh, mabilis yung galaw ng, alam mo yung tickets unlimited. Ganon. So, kailangan, minsan hindi mo namamalayan, 3 oras ka nang nakaupo, 4 na oras. Diba? Kung wala nga lang si baby, hindi ko lang mamamalayan na kailangan ko na palang mag-break. So, yun, kailangan mo ng something na hindi masakit, hindi sasakit yung likod mo. So, at least you can invest in a reliable chair, ganyan, na para dala din sa back mo and for your health, for your posture. Also, you need to have a table na maayos. Kasi, di ba, ang hirap mag-work kapag clutter yung table mo. Ako, ang ginagawa ko ngayon is bumala ko ng para siyang bedside table. Hindi ko alam, para nalilipat-lipat ko din siya. Kasi in my case, I have a baby. So, minsan kailangan ko rin siyang bantayan. At least nalilipat-lipat ko yung table ko. So, make sure na yung table na yun, naayos siya, and sa'yo talaga yon. Para yung mindset mo, everything na nandun ka sa workstation na yon is, work time to. So, para din makapag-focus ka. Actually, sinuggest ng manager namin na yung table namin is iharap sa pader para hindi ka distracted doon sa mga taong dumadaan-daan. Parang sa sales, di ba? If you have a client, kailangan mas una kang pumunta doon sa venue, di ba? Kasi para mas makapili ka ng upuan para yung client mo hindi distracted sa mga taong daan-daan. Same thing with work, working from home or home-based setup. Kailangan yung pwesto mo is hindi yung daanan. In my case, since maliit lang kung nare-rentahan namin na place as of the moment, pero yun nga, doon sa papagawa namin, or lilipatan namin bahay, at kaya pagawa, nag-request ako ng sarili kong office para at least hindi ako madistract. Pero if you could also maximize your space, yun nga sa suggestion nung sa amin, sa work namin, is iharap sa pader. So siguro, anytime this week, try ko yung suggestion na yun. And next is, you also need to have eto, personal suggestion na coffee mug na pang office, pang work mo, para at least, diba, to keep you awake. Coffee, kailangan talaga siya eh. Ayun. Also, yun, napag-usapan na din natin yung mga gadgets na kailangan. Also, you need to have a reliable headset. Though, yung iba nga kasi is, I think, is email support lang. But still, diba, you do calls once in a while. So, at least, may headset kayo na pag tinawagan kayo ng client nyo or yung mga customers nyo, is hindi yung tilaok ng manok ng kapitbahay mo yung narinig. O yung pag-iyak ng baby nyo, ganyan. Kung may baby man kayo. Kasi ako, personally, I only opted to work ng home-based setup, it's because yun nga, dahil nga may baby na, mas gusto kong mabantayan si baby, at parang wala pa kasi akong tiwala na ibang tao yung magbabantay sa sarili kong anak. But that's just my personal concern. So, iba-iba naman tayo. So, yun nga, yung going back sa headset, at least, diba, parang hindi narinig yung mga sigawan sa mga tao. Ayan, or yung kapitbahay mo na hindi mo naman pwedeng sawayin, diba? So, at least, you need to invest in a good headset as well. Next is, of course, if you are starting or nag-a-apply ka pa lang, you need to also to have a good portfolio or good CV. And also, ito, a personal tip ko na lang talaga is, do not burn your bridges. What do you mean by that? yung kung may mga connection ka sa iba't ibang tao, mga kaklase mo nung high school, kaklase mo nung grade school, hindi mo alam na sila pala yung makakahelp sa'yo para makahanap ng work. So, in my case, nag-try ako before, di ba, yung
nag-asa ko sa pinsan ko, ano ba yung pinagkakaabalahan niya? Kasi alam ko, home-based siya. So, sabi niya, nag-tutor nga daw siya sa mga Japanese students. So, ako, nag-apply ako dun sa parang kalaban ng company nila. So, okay naman. Pero it's not my, ano eh, parang hindi ko siya bet. Ayoko nung parang 25 minutes kasi yung per class na parang kaharap ko. Tapos, ano yun, siguro magkakaiba lang talaga tayo ng trip. So, yung na yung ginagawa ko kasi is, ano siya, more on emails, data entry, tapos may calls, pero walang video. Kung may video man kami lang, magkaka-office meet. So, going back, but kailangan mo ng mag-ayos na connection. Kasi, di ba, like ako, parang nahirapan ako nung umpisa na makahanap ng work. Pero, good thing is, I have high school friends, high school classmates, na parang nakikita nila na nag-home-base na ako, or na hindi na ako connected sa company ko. So, nag-message nila if I want to try yung company na pinagtatrabahuhan niya. So, yun. So, at least, diba, you always have to maintain good relationship with your past classmates, I mean, not past na ex. So, your classmates, with your friends, diba, para at least hindi mo alam one day, di ba? Sila pala yung makakatulong sa inyo. So, ako, parang hindi ko kasi naranasan yung maglalagay ng profile sa mga online, I'm not sure yung mga, nakalimutan ko eh, yung mga online, parang mga pinaka-job street ng home base. I forgot. So, siguro ililink ko na lang dito kung ano yung mga site na yon. So, hindi ko siya na-experience na doon makahanap. Kasi I've tried. Sobrang hirap. Ikaw pa yung magbabayad. May babayaran mo pa yung account mo doon para mapansin ka ng mga clients. So, di ba, good thing is meron din mga tao na makakahelp sa'yo na makahanap ng maayos. And also, kapag kami mga friends ng ganyan na nirefer ka, kailangan, di ba, i-maintain mo na hindi mo sila papahayain na umatan ko sa interview, ganyan. Para hindi rin naman, or kapag nakapasok ka na, is ayusin mo din yung pag-work mo. Para hindi rin naman nakakahiya. So, yun lang yung mga naiisip ko na parang kailangan natin kapag nag-start pa lang tayo sa home-based journey natin. Siguro part of what I've discussed is during the interview process and the initial days ng pagpasok mo din sa company. So, if you like this kind of video, gawin natin tong series. I can ask some of my colleagues to help me out to share kung ano ba yung mga tips nila. So, yun. Comment lang kayo kung gusto niyo ng mga ganitong lasting video. And if you haven't subscribed yet to our channel, please subscribe and also hit the notification bell para hindi kayo mahuli kapag nag-upload tayo ng mga bagong video. So, ayan! Tama ng pagiging formal!